malaman, paano nagsimula ang plug pull? Imbala ko, yayain kang lumabas. Kahit suot ko ay t-shirt at maong nakupas. Maglalakad kahit medyas ko'y magkabutas-butas. Makita lang at matanaw lang ang ganda mong likas. Surprise! Akala ko bibili ka na lang ng... Ano? Ng diesel, ng... Ang gas. Ganun pa rin. Para makapunta ka pa rin sa gusto mong puntahan. Pwede naman mag-jeep. Pwede naman talaga. O, bili ka ng hybrid car. Wow. At nakalimutan. Taka naglabas na gas. Ang mahal ng gas, bibili na ng hybrid car. Ganun. At saka sana, pwede isama mo sa kanta na. Nag-request eh, no? Kasama din naman ang Russia ngayon dahil sa... Ayan, dagdag natin. Edit dagdag namin natin sa next po na, na version. Dahil ng gera ng Ukraine, yes, naapektuhan ang supply. Yes. Pero syempre, so cartel, ganyan yan. Pero napakaganda at akmang-akma sa ating inflation ngayon. At dahil jeepney yung kanyang inyong set ay saktong-sakto, laban to ng, ano, ng mga jeepney drivers. Diba? Mm. Hindi talaga pwede, mahal lahat, pati kuryente, mahal. Although mas mura ngayon ng kuryente, ng konti ha, kaysa gasol. Kasi gasol. Hindi kasi diba? Namin, nakikitap lang kasi sa kami ba? At saka hindi lang yun, baka next time hindi ka rin makabili ng chocolate kasi ang mahal na sugar, kasi wala tayong asukal. Yes, ang lahat ng bagay ay magkaroon. Wala tayong sibuyas, mahal din ang sibuyas. Talagang nagmamahal na silang lahat. Mm-hmm. Ayun pala. Sana lang yun din nagmamahal. Kayo naman, may love life naman kayo eh. Kahit tumi-third world tayo, may... Okay lang third world, hindi pala okay. Wag lang third party. Wag lang third party. Tumi-third party kayo eh. Pero gusto kong malaman yung buhay nyo bago mag-plug pull. Oh, meron no, ba kayong... Alam mo, ganda na tanong. Ano ka ba nun? Ano ka ba nun, nung bata ka? Wala eh. Ang tagal niya nag-isip mo. Bata to, matanda na siya eh. So mula bata ka, ganyan na itsura mo? Mas cute ako ng konti noon, siyempre. Ah, mas cute ka ng konti noon? Sa ano ka nga noon? Ano ka nga noon? Saan ka lumaki? Sa Angeles? Sa Tarlac, Concepcion. Ah, Tarlac. Tapos doon ka nag-aral? Grade school, sa, high school? High school. Doon ako nag-graduate ng high school. Sa Concepcion. Ooh. At doon lumalaki ka, marunong ka na mag-gitara, mag-everything? Since elementary kasi, parang... Wala akong ginagawa kundi panoorin yung mga kuya ko tumugtog. Tapos pag wala sila, syempre ako naiiwan sa bahay bunso. Sa yun. Nagagalaw ko lahat ng instrument na gusto kong... Partida, no? Galing niya ang gitara. Nagagalaw niya lahat ng instruments. Sa totoo, drummer namin to. At drummer po siya, hindi siya talaga gitarista. So talent talaga siya, tingin mo? Siguro. Siguro, opo, humble. Pero hindi ka kumakanta? Hindi masyado. Hindi masyado. Sino mas magaling kumanta? Ikaw o si Paul? Sa kanta siguro siya, pero sayaw talaga yung ano. Ikaw talaga sa sayaw? So ikaw... Hirap sagutin nun. Mamaya nga, ito ang laki ng stage nato. Sumayaw ka nga mamaya. Yung dance version ng Nagmamahal. Ang gusto ko malaman, lumaki ka sa Sorsogon? Sorsogon. Sa which Bicol. Is in... Bicol, Dulo, Luzon Tip. Doon yung Matnog. Yes. Tama? At doon ka rin nag-high school? Elementary high school. Tapos lumuwas lang ako nung college na, nag-UP. At natapos ka ng art studies? Art studies. Natapos ka 2010. Nga? Oo, oh, 2010. Sa wakas, natapos ako noong 2010. Kailan ka nag-freshman? Huwag na. 2004. Oh, yeah, 2004. Pero ano naisip mo bakit art studies? Hirap kasi ng math. Dati ako architecture. So nung time na yun, na-discover, siyempre, magaling ako sa math nung high school elementary. Until, di ba kasi sa probinsya, parang kayo, magagaling kayo niyan. Pagpunta mo sa UP, may calculus. So hanggang calculus na calculus. So yung time na rin na yun, nagsabay ako matuto ng calculus at pag-inom. So syempre, pinili ko pag-inom nung at time na yun. At ang pagkanta mo, mula sa pag-inom? Di naman. Actually, nagbanda ako second year college na. Nung nalipat ako actually sa art studies. So yung mga una kong kasama, tumugtog-tugtog.
ay mga taga-art studies din. Ano yung mga challenges nyo natin, tingin nyo, na talagang naka-apekto sa inyo? Hirap ba ng tanong ko? Hirap nga ng tanong. Yung mahirap. Pero anyway, kasi sabi nga naman nila, yung at naging aktivista ka, at naging aktivista ka bigla, di ba? Actually, yung music din siguro yung naging way ko para ano, para mapunta sa ano, tibak world. Ito mo tugtog lang naman kami dati as in mga kung ano lang nakikita namin sa paligid. Walang any framework or whatever. Mm. Parang ay ano lang, nag-observe lang kami, ginagawa namin kanta. Tapos until naging member kami ng Concerned Artists of the Philippines. Parang mas nagka-direction yung mga pinagsasabi namin, mga kung anong nagrereklamo lang kasi kami dati, parang okay, may ganitong problema ang lipunan, may ganitong mga sektor na pinagsasamantalahan. Tapos yun na yung naging inspiration. Kaya yung jump from our first album to second album, parang mas mapapansin mo na ano, mas may ano ba, framework na siguro nga tinatawag. Mas politically, ano ba, armed yung ano, yung mga songs. Yung ano. At may direction nga. I mean, ayan, at may pupuntahan, may alam mo kung sino ang magiging audience mo. Actually, yung para kanino na ano question ay nasagot na nung ano. Nasagot na. Nasagot ko. Oh, nasagot mo. Ang tanong ko. Very good. So, pero, sige, ang daming ang gusto ko yung mensahe niyo sa mga kanta niyo. Pero siguro ay punta na tayo kasi ang alam ko ay may favorite spot ka dito. So, punta tayo doon sa Sunken Garden. Let's go. Yeah. Ito po muli ang Flagpole at ang kanilang kantang Mansyon. Kapiraso ng plastic na pinagdikit-dikit ang tinawag niyang dingding. Sa sahig nito kahon ang isang kariton na ipinuring niyang mansyon. Gabing malamig, walang makarinig sa kanyang panginginig. Sa tambak ng basura, nagmimeryenda ng mga tira-tira. Ba't kailangan pang may magdusa? Hubot-humad, umiiyak, walang laman ang sikmura. Lumalakas ang sigaw o ang iyak ng masana-sana ang ustisya. Nasana ang ustisya sa bulok na sistema. Di siya nakapag-aral, nawalan na ng dangal. Di siya nakangal nung araw na ang bahay niya ay pinagtatanggal. Ba't kailangan pang may magdusa? Hubot-hubad, umiyak, walang laman ang sikmura. Lumalakas ang sigaw o ang iyak ng masana-sana ang ustisya. Dasana ang ustisya sa
bulok na sistema. Mabigat. Yes. Sabi ko nga sa inyo, medyo ano siya, compared dun sa iba, medyo mas ano, downward. You know, downward. Pero kasi college na yung sinulat niya, sabi ko nga nung ano, diba? Yung actually naging member ako ng Concert Guys of the Philippines. At sa NSTP din actually namin kay Rosel, Ineda. Mm-hmm. Parang dun din kasi nagkaroon ng mga ano, ng exposure ng mga BMI. So, alam mo yun, parang yung mga ginagawa mong kanta, hindi na lang mga reklamo mo bilang tao. Hindi mo makikita mo yung tunay na kwento ng mga tao eh. Parang, minsan ang complaint mo sa buhay lang ay ang hirap magganyan. Walang pero wifi, ganyan. Walang wifi ngayon. Walang wifi, ang daming requirements. Pero actually yung iba, walang makain, walang sisulungan. Ang daming pa rin nakatira sa kariton. Pero yun, bakit yun na rin yung ano eh, yun na rin yung moment na naging seryoso na talaga doon sa per line nung song, parang nagtatanungan na kami tatlo. Ano ayun din pala. Yung kasabay yung kwento niya na ano kaya magandang line dito sa ganito, ganyan, ganyan. Nag-workshop na kami ng sarili namin mga kanta. So, talagang totoo ng word to. Dati kasi parang basta may magawa, okay na. Basta pinag-usapan na namin. Yung bang isa mo pang kanta na yung last song. Hebigat din ang title naman. Ay, oh. Ay sila ba ang dahilan kung bakit may yes, mansion? Yes, yung mga Judas sa ating gobyerno. Hulu! sila yung nagdadagdag, hindi na nakatulong, nagdadagdag pa sa mga pabigat ng mga mamamayang Pilipino. Sige. Okay. Sinulat namin to ay 2000 ano? 2008 at hanggang ngayon applicable pa rin. I know, kahit iyan ay ni-write mo ng mga 60s, 70s, 80s na, hindi magbago, I think. Sana magbago. Yes. At mawala ang mga Judas sa ating bansa. Naalala ko nun yung kada gig natin nun pag may halalan, di ba? Sana ito na yung huling song na tutugtugin namin to. Tutugtugin namin to. Yan. Lagi namin yun na unfortunately, mukhang hindi pa. Pakinggan na rin kasi sisikat pa ang kantang ito. Kanta pong Judas by Plugpool. Nagmamataas, magnanakaw ka at ahas. Kami sawang-sawa ng umatras, bagay sa'yo'y likod ng rehas. Sarili mong lahi pinasubo, sa krus kami iyong itinako. Masunog ka sa aming paraiso, sugatan ka sa awit naming Judas. Pinagkanulo mo ang Pinas. Judas. Aming bukas bukas babangon din ang araw, kulay pula sulat ilaw,
Pabaligtad din ang tatsulo kasama ka nitong malulugmok. Oh, pudas pinagganulo mo ang pinas. Magnanagaw sino naling mandarayaya mamatay tayo. Hudas. Oops, ito na pala. Tama-tama ang ating tigil para sa next song nyo. Let's go! Yeah. Ay, may pabids. Let's go! Let's go, Sun Can Garden! Meron ka ba naalala dito? Madami! Madami, I'm sure! Ano mga pinagagawa mo dito? Eh, madalas kami tumambay. Eh, syempre, UP Fair, di ba? UP Fair. First ever UP Fair namin, nandito. Nag-perform ba kayo ng UP Fair? Madalas. Madami na, nung, di ba? Madaming tao na din natugtong eh. Simula ng mga time na yung napupunta sa aming spot ay yung mga pang-umaga na, yung tipong mga waiter na lang at nakikinig sa amin. Ah, nawala na. Kasi dumating sa time na nasa ano na. Parang maganda yung blocking na nasa time. Spot na. Parang ikaw ang gitna kasi ikaw ang star dito. Ay. Sige. At diba may kanta kang merong word na Sun Can Garden? Oo. Sinulat at yun din ba title niya? Yun din yung title niya. Kaya pala po. Surprisingly, yun yung title. Kaya pala po ulit-ulit yung word na Sun Can Garden. Sino nagsulat nitong kantang to? Sulat ko siya nung ano, nung nandun ka. Kasi may orga ko sana sa UP, yung UP Asterisk. So nung tayo na nandun, for some reason, gusto namin gumawa ng kanta na weird, UP specific. So, na-inspiration namin yung Sun Can Garden. Tapos, ano na din yung mga frustrations ng mga tao na parang, dahil kasi may gusto sa mga tao sa BA, di ba mga sila yung mga mapuputi, makikinis ng mga nila lang. So, yun siya mga... Bakit? Mga dito pa banda? Hindi? Taga-kala ko yung madungis ko yun. So, yun. Ginawa namin ang kanta na, ano, parang, sige, gawa natin, parang ano, katuwaan lang. Parang joke siya actually nagsimula. So, comedy siya eh. Parang tatawa pa din kami pag ilakad na kayo. Parang, yun. Kasanay na lang. Kasi hanggang ngayon, andiyan pa naman ang BA. Oo, tapos before mag-budget cut, di ba, sila yung mayayaman dito sa, ano, sa UP. So, pero diba? Not anymore. So, yun yung mga hanash namin nung college. So, sige nga, gusto kong marinig yung Sunken Garden. Go! Kami naglalakad sa Sunken Garden. Doon may nakitang chick na BA student. Konyo siyang magsalita, maamo ang kanyang mukha. Kutis na'y porselana, chinelas na'y havayanas sa Sunken Garden.
sa sunken garden. Kami naglakas loob na siya'y lapitan. At siya'y tinanong, anong pangalan? Sumagot ba? Siyempre ko niyo eh. Sabi niya, who are you ba? Kapal na nga na iyong mukha. Nalisik ang kanyang mata. At kami natulala sa sunken garden. Sa sunken garden. Yun! Sa sunken garden. May drama konti. Siyempre daw. Konti feelings. Kita ang chick na BA student. O, diba? Ganun. Ayun, science student. Nag-transform parang Autobots. Kami bilang nangilabot. Tinubuan sungay at buntot. At kami humarong sa sunken garden. Sa sunken garden. Sa sunken garden. Sa sunken garden. Mga 100 pa tong ano beses. Sa sunken garden. So yun, yun ang sunken garden. Ganda! So in other words, who are you ba? Who are you, di ba? Na-capture naman ata kung paano. So, hindi sorry. Na ata ganun. At, ganun pa ba? Hindi na BA. Parang buong UP natagal ngayon. Well, true. True. Like, you know. Ikaw nga, I like you also like that na eh, di ba? So ganun, you know. Anyway. So maraming salamat sa kantang Sunken Garden. At least ito ay talaga very memorable para sa mga UP grads, di ba? Mga alumni, gaya natin. At kahit hindi galing UP, ay very memorable sa iyo ang Sunken Garden. Dahil nag-perform ka na dito, di ba? Yes, yes. Wala ka bang pinaka-memorable na pangyayari dito? Dito lang tugtog dati yung lahat na lang, parang yung mga bantay sa, ano, sa store, parang asar na sa amin. Tapos parang, di pa tapos yung bandang ito. Yes. Parang umaga na maliwanag naman, ikot na ka eh. Ayaw di pa rin kami nakatugtog. Di pa rin kami nakatugtog. Kasi so, di naman kami sikat na banda. So, nandun kami sa last. Sa amin lang pala kayo sikat? Sana nga, ano? So, sa ano nang, sa ano, buhay nyo bilang musikero, at bilang, sa buhay nyo, anong mga favorite food nyo? Joke, anong lessons in life na may impart nyo sa ating mga ka-jeepney talk? Ang lalim naman ng tanong na ito. Ano ang natutunan nyo? I-relate na lang namin sa pagtutugtog namin. Kasi kanina actually, si Leo, today lang kami nag-jump para sa mga kamagta. Pero di naman kami kinakabahan kasi parang sa buhay ay max ang lalim. Sa buhay! Parang okay lang magkamali. Mayroon ka pa namang second chance. So siguro ganun din kahit yung prinsipyo namin sa pagtugtog. Para pwede ka naman magkamali pero yung goal mo, yung feeling nung live na nililive mo yung ano, yung isang performance or isang event sa buhay. Yun yung mahalaga. Kahit pagkamali, carry lang. Kaya pala ever since chill-chill ko lang ang pagkakilala ko sa'yo, no? So, ganon ang iyong prinsipyo sa buhay. At ikaw, Leo? Ganon din eh. Parang pangit kasi kapag napipressure na tayo. So, ano lang, enjoy lang. Enjoy lang talaga. Lalo na kapag music. Parang mahirap kasing i-play yung music kapag masyado mo siyang sineseryoso. Kailangan talaga ine-enjoy mo siya. At buhay din, dapat ine-enjoy mo. Huwag sobrang serious. So, magandang lesson po yun, di ba? So, bago tayo magtapos, sayang kulang ang ating oras. Ano ba ang mga social media accounts? Saka yung pwedeng mapakinggan pa ng inyong mga libo-libong fans. Wow! So, yun na nga. Pwede po kayo dumagdag sa aming mga haters sa Facebook page namin. Madami ng trolls doon kung ayaw nyo sa mga kanta namin. Pwede kayo dumagdag doon. Pero anyway, dun sa mga nakikinig at gusto ng musika na diba, nagsasalita tungkol sa lipunan ay sa mga pagbabago, sa mga gusto nating ikaahon ng bansa at ng mga kababayan nating api,
Pwede po kayo mag-like sa aming page, sa Facebook page. Facebook.com/plugpool. At nasa Spotify din kami. Ano ba? Plugpool, hanapin nyo lang. Padagdag na din sa playlist kung ano, kung trip nyo, kung magustuhan nyo yung mga kanta namin. Yun. Gustong gusto. Ay, may TikTok din pala kami, pero di kayo marunong gumamit. Bilang tito na kami. So yun, may TikTok, may Twitter, at yun. Instagram. May Instagram din pala. Again, di rin kami marunong masyado gumamit. Titos. Basta hanapin po ang pangalang Plugpool. Plugpool. So, Plugpool po. So, salamat Plugpool sa pagsakay sa aming biyahe at pag-ikot dito sa UP campus. At mag-ingat kayo parati sa mga iba pang biyahe. Gusto kayong tao yung mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo sa biyahe ng buhay at mag-enjoy sa biyahe ng buhay. Salamat. So, sa inyo na mga ka-jeepney talkers, sana nabusog kayo ulit sa aming mga kwentuhan at kantahan sa mga inspiring stories kasama ng Plugpool. Kita-kits sa next episode po ng Jeepney Talk. Ito po si Marian Roque. So, halika na. Balik tayo sa jeepney natin. Kami naglalakad sa sunken garden. Doon may nakitang chick na BA student. Konyo siyang magsalita, maamo ang kanyang mukha. Kutis na'y porselana, chinelas na'y Havaianas. Sa sunken garden, sa sunken garden, kami naglakas loob na siya'y lapitan. At siya'y tinanong, anong pangalan? Sumagot ba? Siyempre, konyo eh.